I can't believe this. I can't believe this. That stupid Lucy can't be a real daughter of my father. Magnanakaw siya. She stole everything from me. From my boyfriend. From the life I should have. From the husband I should have. And now, my father? I hate her. Cursed you, Lucy. Cursed you! Galit niyang wika sa kanyang sarili at isinubsob ang kanyang muka sa unan habang ang kanyang puso ay puno ng galit para sa kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay inagawan siya nito ng lahat. Ang asawang dapat sa kanya ay napunta dito. Ang buhay na dapat ay kanya ay tinatamasa nito at ngayon ay malalaman pa niyang ampun lang pala siya ng kanyang ama at ang babaeng anak sa labas nito ay siya pang nag-iisa nitong anak. Open the door, Bianca! Bianca, mag-usap tayo! Sigaw ng Don sa labas ng kwarto nito. Maging ito man ay masama ang kanyang loob sa naging biglaan niyang pag-amin ng katotohanan sa anak. Hindi na kasi niya matiis ang pangmamaliit nito sa kapatid nito. Mapagmataas si Bianca, babaeng laki sa layaw at laki sa luho, maldita at ambisyosa. Ganong klaseng tao si Bianca at ang pinakaayaw nito ay ang hindi nito nakukuha ang gusto. Sa naging ugali ng anak ay sinisisi niya ang kanyang sarili. Akala niya na ang pagiging mabuting ama sa anak ay ang ibigay ang lahat ng gusto at kaligayahan nito. Hindi niya namamalayang nakakaligtaan na niyang tingnan ang ugali nito. Masyado kasi siyang naaaliw sa ngiti nito kapag napapasaya niya ito. Bianca, anak, I'm so sorry. Hindi ko sinasadyang sabihin sa iyong lahat ng katotohanan. Hindi ko na kasi maatim ang ugali mo. You are being too much. But believe me, I love you so much like my real daughter. Buong puso nitong wika sa anak. Habang si Bianca naman ay naiirita lang sa mga katagang binibitawan ng kaniyang ama. Tila ba'y matigas ang kaniyang puso at walang lugar para sa pagmamahal. Liar! You're a liar, Papa! Kaya pala you always defend that girl. Dahil siya pala ang tunay mong anak. I hate you so much! I hate all of you! Sana namatay na lang ako din feeling this feeling of being bastarda! Maldita niyang sigaw sa loob ng kanyang kwarto at muling isinubsob ang kanyang muka sa unan at doon humagulhol ng humagulhol. Kahit anong gawin niya ay sobrang sakit ng katotohanan ng kanyang nararamdaman. I believed you, Papa. Buong buhay ko ay buong akala ko ay anak mo ako. That I have a complete family pero hindi pala. Isa pala akong bastarda. And I'm not even belong here. Dugtong niya, tsaka sinuntok-suntok ang kama. Bianca, hindi ka bastarda. Mahal kita, anak. Mahal kita. Tugon ang kanyang ama ngunit matigas pa rin ang dalaga. Leave me alone! Leave me alone, Papa! I don't want to talk to you and I don't want to talk to any of you! Maldita nitong sad at puno ng galit ang puso nito. Walang nagawa ang Don kundi ang bumuntong hininga. Hindi niya masisisi ang kanyang anak kung bakit masama ang loob nito sa kanya at batid niyang hindi madali ang nararamdaman nito. Okay, I will leave, anak. I'm so sorry. And I love you truly, anak. Sana mapatawad mo ako. Anito sa anak at mabigat sa loob na nilisan ang harapan ng pintuan nito. Habang sa kabilang banda naman ay dinadamdam ni Bianca ang lahat. Dahil sa kanyang kamalditahan at katigasan ay nagdesisyon siyang lumayo mula sa lahat upang makapag-isip-isip. Pasikreto siyang lumabas mula sa kanyang kwarto nang walang ibang nakakaalam at nakakakita sa kanya. Pakiramdam niya ang mansyon ngayon ay masikip at nakakapagod kaya minabuti niyang umalis. Nang matagumpay na nakalabas mula sa mansyon, ay minabuti ni Bianca na maglakad-lakad. Ayaw niyang gumamit ng kotse dahil baka mapansin siya ng kanyang ama at sundan siya nito. Sana hindi na ako sinilang. Ang buhay ko ay ang pinakamala sa buhay. Sana hindi na siya dumating sa buhay namin. Sana hindi ka na dumating sa buhay ko, Lucy! Inago mong lahat sa akin. Inago mo ang lahat. Galit niyang wika sa sarili at hindi na niya namamalayang napapalayo na pala siya. Ngunit gaano man kalayo ay wala pa rin siyang balak na bumalik sa kanilang mansyon. Pumara siya ng taxi at binayaran niya ito sa kung saan sila magpunta. Ngunit kalaunan sa kanilang biyahe
ay napapansin niyang panay ang pagsulyap sa kanya ng driver. Eyes on the road! Maldita niyang sad sa driver at hindi niya gusto ang pagnanakaw ng tingin nito sa kanya. Ang maldita mo po, ma'am. May kagaspangan ng ugali mo. Sad nito sa kanya at inirolyo niya ang kaniyang mga mata rito. None of your business. Hindi mo trabaho ang pakialaman ako. And please, wag mo nga akong kausapin dahil I don't want to talk to mahihirap. Dalhin mo ako sa bar and after that, you're paid. Mataray niyang sad rito at hindi na siya kinibo ng driver. Sa loob ng biyahe ay malalim pa rin ang iniisip ni Bianca. Pakiramdam niya ay wala na siyang lugar sa kanilang mansyon matapos ang lahat. Kalaunan ay napagtanto ni Bianca na kanina pa sila bumabiyahe ay hindi pa nila nararating ang bar. Manong, where are we going? Nagtataka niyang tanong rito nang mapagtantong hindi na tama ang kanilang dinaraanan. Hindi na ito ang daan, Manong! We are not heading to the bar! Ano ba? Alam mo ba ang trabaho mo o sadyang tanga ka lang? Maldita niyang sambit rito at inihinto ng driver ang kanyang sasakyan. Why did we stop? Taas kilay niyang dugtong. Ma'am, pasensya na pero gipit lang. Kalmadong wika ng lalaki habang may kinukuha ito sa ilalim ng kanyang sasakyan. Gipit? Not nyo naman sa inyong mahihirap, di ba? Lagi kayong gipit. What now? Ihatid mo na ako sa bar. I wanna drink. I want to hang out alone. And you are wasting my time. Mataray niyang sad rito ngunit kay bilis ng laki ng kanyang mga mata nang tutukan siya nito ng barela. Sa puntong yun ay tila tumigil sa pagtibok ang puso ng dalaga. Natulala siya at hindi niya kayang magsalita. Pasensya na ma'am. Maawa pa sana ako sa inyo pero pangit ang ugali mo. Hindi naman iiyak ang mundo kung mababawasan ng kagaya mo ang bilang ng tao. Mapanganib nitong sambit sa kanya habang si Bianca naman ay titig na titig sa baril na nakatutok sa kanya. What do you want? How much do you need? Just relax, Manong. I can give you more. More than you need. Huwag mo lang kalabutin yung gatilyo mo. Kalmado niyang sad rito habang hindi inaalis ang kaniyang mga mata sa hawak nitong baril. Hubarin mo yung kwintas mo, ang bracelet mo, at lahat ng mga lahas mo. Anito sa kanya at bumuga ng napakaraming hangin si Bianca. Alam niyang nasa panganib na ang kanyang buhay at handa siyang ibigay ang lahat ng nasa kanya. Huwag lang siya nitong patayin. Ayun na! Take that all! Saad niya, sabay abot ng kanyang mga alahas rito. Say na lahat yan! Now, let me out from your stinky cheap car! Pangmamaliit pa rin niya rito, subalit hindi pa rin binababa ng lalaki ang baril nito. Wallet! Akin ang wallet mo! Seriously? Even my wallet? No way! My necklace and my bracelet, even my earrings can feed your family for 5 years without you getting a job! At ngayon, pati itong wallet ko? Ano ka, lucky? Reklamo niya rito dahil ang wallet niya ay ang pinakamahal sa lahat. Regalo ito ng kanyang ama nung nag-debut siya at lubos niya itong pinahahalagahan. Sabihin mo lang kung ayaw mo nang mabuhay. Mapagbanta nitong sambit sa dalaga. Sunod-sunod namang napalunok ng sariling laway si Bianca. Mahal niya ang wallet pero mas mahal niya ang buhay niya. Fine! Fine! Here! Kunin mo na! Pwede ka nang hindi magtrabaho sa loob ng 10 taon. Inis niyang turan dito. Agad na kinuha ng lalaki ang wallet ng dalaga. Binuksan niya ito at natuwa siya sa laman ng wallet nito. Sige, labas! Singhal nito sa dalaga. Apura namang lumabas si Bianca mula sa kotse nito. What are you going to do now? Natatakot niyang sambit habang iginagala ang kanyang mga mata sa buong paligid. Walang katao-tao at ni isang bahay ay wala din. Puro kakahuyan ang kanyang nakikita at kadiliman. Siyempre, ikaw ang may iwan kong problema, kaya papatayin na kita para hindi na rin ako mangamba. Saad nito sa dalaga. I already gave you everything. Wala nang meron ako, so please, huwag mo na akong patayin. Pakiusap niya rito, ngunit matigas ang lalaki. At mangkakalabitin na nito ang baril, nang biglang naagaw ang atensyon nito nang malakas na ilaw at isang bus ang paparating. Apurang sumakay ang lalaki sa taxi nito
at napaharurot habang si Bianca naman ay napahawak sa kaniyang dibdib. Akala niya'y katapusan na niya. Huminto ang bus sa harapan niya at hinihintay siya nitong sumakay. Miss, sasakay ka ba o hindi? Tanong sa kanya ng konduktor. Seriously? Sasakay ako sa ganitong sasakyan? Taas kilay niyang sambit at naguumapaw pa rin ang kaniyang pride. Labagman sa kaniyang loob ay sumakay siya sa naturang bus. Mas mabuti na yon dahil baka balikan pa siya ng masamang taxi driver kanina. Nang makasakay sa bus ay punuan, walang bakanting bangko at ang ibang mga pasahero ay nakatayo lang habang nakasabit ang mga kamay nito. Oh God, this can't be happening. This is not real. Reklamo niya sa kanyang sarili habang nakakawit din ang kanyang kamay kagaya ng iba. Habang napapagod ang kanyang kamay sa kakakawit, ay may mabahong amoy siyang nalalanghap mula sa kilikili ng kaniyang katabi. Nang tingnan niya ito ay pawis na pawis pa ito at kamuntikan pa siyang masuka sa ibinubuga ng kilikili nito. Kinapaka pa ni Bianca ang kanyang suot na jacket at kinuha ang maliit niyang nakatagong perfume tsaka inispray sa kilikili ng lalaki. Miss, ang bastos mo ah! Reklamo ng lalaki. Mas bastos yung kilikili mo! Wala naman akong ginagawang masama pero para akong papatayin ng amoy mo. Why don't you try to use kilikili deodorant? Para naman hindi ka nakakasakit sa ilong ng iba? Napahamak na nga ako kanina. Mapapahamak pa ako sa dala mo? Pamamahiya nito sa lalaki at pinagtawanan ng halos lahat ng pasahero. Habang ang lalaki naman ay nahiya sa kanyang sarili. Dahil sa first time bumiyahe ni Bianca sa naturang bus, ay hindi niya alam kung saan ba siya dapat bumaba. Nais niyang tumawag sa kaniyang mga kaibigan o sa mga tauhan nila sa mansyon ngunit hindi niya yun magawa dahil pati ang kaniyang cellphone ay tinangay ng driver kanina. Sana I used my car na lang kanina. Sana hindi na ako nagkaroon ng ganitong problema. Aniya sa kaniyang sarili. Mahaba nang naging biyahe at hindi niya alam kung saang lugar na siya ngayon. Kalaunan ay nilapitan siya ng konduktor. Tinanong siya nito sa lugar na pupuntahan nito upang mabigyan siya nito ng ticket. May bayad na palang sitwasyon na to? This is so hassle. Ni hindi nga ako nakaupo at ilang beses pa akong nauntog. Kung tutuusin, ay kayo dapat ang may pananagutan sa akin. Anak ako ng chairman. Paano kung nabali ang mga daliri ko kakasabit rito? Paano kung nagkaroon ako ng internal hemorrhage dahil ilang beses na akong nabagok sa mga katabi ko? See? Kayo dapat ang may pananagutan sa akin. Ma'am, magbabayad po ba kayo o hindi? Saad ng konduktor at inirapan lang ito ng dalaga. I said, no! You don't deserve to be paid! Saad niya rito. Ganun po ba? Kanina pa kayo nakasakay dito at pagmamadaling araw na pero hindi ka lang pala magbabayad? Kung wala kang pera, ay hindi naman kami mahirap pakiusapan. And why should I do that? Maldita pa rin niyang wika rito. Mataas ang tingin ni Bianca sa kanyang sarili at hinding-hindi siya nakikiusap sa mga taong palagay niya ay mas mababa sa kanya. Hi, mas mabuting bumaba ka na lang po sa bus namin, madam. Wika nito at sa pilitan nitong ibinaba ang dalaga mula sa bus. Nang makababa mula sa bus ay nagmatigas pa rin ang dalaga. Hindi siya nakiusap o anuman sa konduktor upang pasakayin siya ulit. Naglalakad-lakad siya sa naturang daan. Medyo madilim pa at maginaw ang paligid. Nakakarinig pa siya ng mga samot-saring mga huni ng mga insekto sa paligid kasama ng mga lamok. Anong klaseng lugar to? This is hell! Aniya sa kanyang sarili habang naglalakad sa madumi at maputik na daan. I wanna go home! I don't want this place! Hindi ako mabubuhay dito! Dugtong niya sa kanyang sarili, ngunit nang maalala ang rason kung bakit siya umalis, ay muling nalumo ang kaniyang puso. No, I'm not going home. Hindi ako babalik sa bahay na yon. No one loves me there. Not even Papa. Aniya at patuloy na naglakad hanggang sa inabutan na siya ng bukang liwayway. Habang sa kabilang banda naman, ay kalalabas pa lamang ni Biden mula sa kakahuyan. Pasan-pasan ang maraming kahoy sa kaniyang balikat nang masulyapan niya ang isang dalaga. Dahil kakaiba ang kasuotan nito, maging ang mga kilos nito, ay agad niyang napagtanto na hindi ito taga-Nayon. Palihim pa niyang pinagmamasdan ng dalaga nang biglang bumaon ang high heels nito sa maputik at malagkit na lupa.
Oh my God! I don't like this! This is so dirty! I really can't live this way! No way! Oh my God! Nakangiwing sambit ng dalaga habang pilit na inaalis ang kanyang mga heels sa putikan. Ngunit, dalawang paa niyang bumaon at halos hindi siya makagalaw. Kapag gagalaw siya, ay batid niyang matutumba siya. Habang tinitingnan ng malakremang putik, ay diring-diri na siya. I can't imagine myself to swim there! Maarte niyang dugtong sa kanyang sarili habang maingat na iginagalaw ang kanyang dalawang paa. Ngunit kahit anong pilit niyang makaalis, ay wala itong kwenta. Someone help! Is anybody here? Help me, please! Sigaw niya at takot na takot siyang mapuno ng putik. Miss, mas mabuting hubarin mo na lang ang paa mo mula sa sandals mong mahaba ang takong. Tsaka hugutin mo na lang ang suot mo mula sa putik pagkatapos. Mas madali pa yon. Mas madali kang makakalis mula dyan. Swestyon ng binata. Inilingon naman ni Bianca ang kanyang ulo mula sa gawin ng binatang nagsasalita. Sinuyod niya ang katawan nito mula paa hanggang muka. Another mahirap again. Mahina niyang sambit sa kanyang sarili. Sabay inirapan ito ng mga mata. Mataas ang kanyang pride at ayaw niyang manghingi ng tulong sa kahit sinuman, lalo na sa mga mahihirap ngunit hindi niya kayang mabaon sa putik ng matagal. Kaya wala siyang pagpipilian. Are you going to look at me na lang? Hindi mo ba ako tutulungan? Mataray niyang saad sa binata sabay may class na pinag-cross ang kaniyang mga braso. Ikaw na nga itong hihingi ng tulong. Hindi ka pa marunong makiusap. Bahala ka nga dyan. Sa walang bahala ng binata at tinalikuran ito. Why are you so heartless? I need help. And you are not helping. Hindi ko may galaw ang mga paa ko. I'm stuck. Reklamo niya sa binata at binalingan siya nito ng atensyon. Hindi ganyan magsalita ang taong nanghihingi ng tulong. Tsaka sabi ko, hubarin mo ang paa mo mula sa suot mo. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo eh. May mas madaling solusyon dyan. Saad nito sa dalaga at napailing si Bianca. Seriously? You want me to remove my feet from my sandals? No way! Magandang mga paa ko para maputikan lang. Hindi ko nga alam kung ano mga bakterya ang nandito. Tapos gusto mong alisin ko ang mga paa ko mula sa suot ko? No way! That can't be! Agaran niyang tutol rito. Eh di bahala ka dyan. Alam mo, kung ganyan ang ugali mo, ay walang tutulong sa'yo. Tura ng binata rito at muli itong tinalikuran. Dahil sa ines, ay agresibong iginalaw ng dalaga ang kaniyang mga paa at nakaligtaan niyang nakabaon ang kanyang mga sandals dahilan upang mawalan siya ng balanse sa katawan. Nagpagewang-gewang ang kaniyang katawan hanggang sa lumagapak ang kaniyang katawan sa putikan. Agad namang napalingon ang binata sa nangyari at kitang-kita niya kung paano napuno ng putik ang damit pati ang mukha ng dalaga. I'm so dirty! I'm so dirty! Daddy! Tili nito habang diring-diri sa sarili. Buti nga sa'yo. Mahinang wika ng binata habang palihim na natatawa sa dalaga. Ngunit bigla itong umiyak. I can't move! My leg hurts! Oh my God! Umiiyak nitong sambit at agad natuon ang atensyon ng binata sa paa ng dalaga na may maraming dugo ang lumabas mula rito. Maaaring ang sugat nito ay dulot ng mga biyak na bato sa daan. Nagdurugo ka. Halika. Sumama ka sa akin. Apura at nag-aalalang sambit ng binata. Mabilis niyang binitawan ang pasanyang kahoy tsaka binuhat ang dalagang umiiyak. Where are you going to bring me, ha? Papatayin mo ba ako? Gagahasain? Paratang nito sa binata habang umiiyak sa sakit ng kaniyang paa. Binalingan siya ng binata ng masamang tingin. Ang sama mo talagang tao, no? Dahil masama na nga ang asal mo. Masama din ang tingin mo sa ibang tao. Pwede bang manahimik ka na lang dyan? Dahil kung hindi ay iiwanan kita rito habang nagdurugo ka. Banta niya sa dalaga at nanahimik naman ito. Pinagmasdan niya ang binatang nagbubuhat sa kanya. Gwapo ito at pawis na pawis ito sa pagbubuhat sa kanya at dala na rin ng bagong sibol na init ng araw. Medyo mabalbas din ito na siyang mas lalong nagpagwapo sa mukha nito. At ang braso nito ay tila malakas, ni parang hindi ito nakakaramdam ng pangangawit sa haba ng
nilalakad nito habang buhat-buhat siya nito. Ah, mister, sabi mo masama ang ugali ko, pero bakit mo ako tinutulungan? Wala akong pakialam sa ugali mo. Problema mo na yung may ugali kang ganyan. Kailangan mo ng tulong, kaya tutulungan kita. Simple nitong sagot sa kanya at napahawak ang dalaga sa kanyang sariling dibdib. Masama ba talagang ugali ko? Tanong niya sa kanyang isipan. Kalaunan ay narating na ng dalawang maliit na kubo at sa paligid nito ay may maraming alagang manok. Nay Marcia! Nay! Tawag ni Biden sa kanyang ina at agad siya nitong pinagbuksan ang pintuan. Biden! Sino iyang babaeng kasama mo anak? Kailan ka pa nagkaroon ng nobya? Takang tanong nito sa anak-anaka ng matunghayan ng buhat-buhat nitong babae. Hindi ko siya girlfriend, Nay. Ligaw lang ito. Sagot nito sa ina habang si Bianca naman ay masamang nakatingin sa binata. Anong ibig niyang sabihin? Na isa lang akong damong ligaw sa isang lugar? Naiinis niyang wika sa kaniyang sarili. Pinasok na siya ng binata sa loob ng bahay at inalalayan siya nitong makaupo ng maayos. Masakit pa rin ang kanyang paa at patuloy pa rin ito sa pagdurugo. Lumuhod ang binata sa kanyang harapan at tiningnan nito ang kanyang paa. Malalim palang sugat mo. Saad nito at agad itong nagpakulo ng dahon ng bayabas. Habang abala si Biden, ay umupo si Ginang Marcia katabi ng dalaga. Iha, anak, taga saan ka ba? Bakit kakaiba ang kasuotan mo? Tsaka ang puti-puti mo, makinis ang balat mo, at ang ganda mo pa. Siguro kung taga rito ka lang ay ikaw ang pinakamaganda sa nayon. Humahanga nitong sambit sa kanya ngunit inirapan niya ito ng mga mata. Dahilan upang mawala ang ngiti sa labi ng Ginang. Malamang, iba ako sa inyo dahil hindi ako kagaya nyo. I'm not dukha. Hindi ako katulad nyo na kasamang naninirahan ng mga manok. At pwede ba? Talaga namang maganda ako. Hindi kasi ako kagaya ng mga babae ritong losyang. Pangmamaliit niya rito. Narinig yun ni Biden at hindi yun nagustuhan ng binata. Malalim itong bumuntong hininga at lumuhod ito mula sa harapan ni Bianca. What is that? A poison? Dikit-kilay at malditang saad ni Bianca nang makitang dahon ng bayabas sa plangganang maliit. Hindi ito poison. Gamot ito. Timpi nitong tugon sa nakakapikong babae, sabay kinuha ang paa ng dalaga, ngunit padabog itong binawi ni Bianca mula sa binata. No! Ilayo mo nga yung dala mo sa paa ko? Ni hindi ko nga alam kung ano yung gagamitin mo sa akin. It might cause rashes. Baka magkagalis ang mga paa ko dahil dyan. Wala ba kayong mga medicine dito from doctors? Saad niya rito at mabigat na bumuntong hininga ang binata. Ayaw niyang magsalita ng masama sa dalaga dahil babae ito. At ayaw niyang maubusan ng pasensya sa isang babae ngunit ang kaartihan nito at kasamaan ng iniisip nito ay nakakaubos ng kabaitan. Ikaw na nga itong tinutulungan. Ikaw pa itong mapagmalaki. Inaalagaan ka na nga ni hindi mo man lang magawang magpasalamat. Ang halaman na yan ay gamot sa sugat. Mas magaling pa yan sa ibang mga gamot na alam mo. Aniyas dalaga ngunit tinaasan lang siya nito ng kilay. At paano ako makakasigurado na safe yan? Alam mo, mayaman ako. Anak, mayaman ako. And I deserve a proper treatment. Mataray niyang turan sa binata at hindi nagpapatalo ang kaniyang pride. Napakamot ng ulo ang binata at saka namewang. Mayaman ka? Talaga? E nasan ang yaman mo? May pera ka ba dyan? Kung meron, sige nga, bigyan mo ako ng pera. At ibibili kita ng gamot na gusto mo. Meron ka ba? Akin na. Aniya sa dalaga. At natahimik si Bianca. Wala siyang pera at wala siyang kahit na ano sa bulsa at wala siyang maibibigay sa binata. Wala. Wala kang pera hindi ba? Kung mayaman ka at kung ayaw mong tumanggap ng tulong mula sa iba, ay wala na akong pakialam sa'yo. Saad ng binata. Anak, tama na. Hindi lang siguro siya sanay sa pamamaraan natin. Huwag mo siyang awayin. Ang mabuti pa'y kumain na tayo. Singit ng Ginang upang awatin ang kaniyang anak na nakapagbitaw ng masamang salita para sa dalaga. Kasalukuyang nasa harap na ng hapagkainan ng tatlo at halatang sarap na sarap ang dalawa sa pagkaing nasa hapag, habang si Bianca naman ay walang ginagalaw
kahit isa sa mga pagkain. Kumain ka na, masarap yan. Saad ng binata sa kanya, habang si Bianca naman ay nakangiwing nakatitig sa ulam. What is this? A grass? Maarte nitong tanong sa binata habang binibitin sa ere ang ulam. Kangkong yan, masarap naman yan, tikman mo pa. Aniya rito, ngunit maarteng ibinalik ng dalaga ang ulam sa mangkok. King Kong? Maarte nitong bigkas sa pagkain at malditang pinag-cross ang kanyang dalawang kamay. No way, I don't eat grass. Wala ba kayong food na mas maayos at mas masarap kesa dyan? Mga kabayo lang ang kumakain ng damo at hindi ako kabayo. I want steak. Palibhasa kasi mahirap lang kayo eh. Kaya pati damo ay kinakain nyo. Tao ba kayo? Pangiinsulto nito at hindi na yun natiis ni Biden. Tumayo siya mula sa kanyang silya at galit na tinitigan ang dalaga sa mga mata. Kung wala kang galang, lumabas ka sa pamamahay na ito at bumalik ka sa kung saan ka nararapat. At ito, dalhin mo ito. Dugtong niya, tsaka pabagsak na itinabi sa dalaga ang mamahaling sirang sandals nito. Ayan, mahal yan hindi ba? Yan, dalhin mo yan baka sakaling maibili ka ng gamot niyan at matulungan ka. Baka bigyan ka rin niya ng pagkain. Tumayo ka na dyan at lisanin mo ang pamamahay na ito. Istrikto at may diing bigkas ng binata rito. Habang si Bianca naman ay napayuko, nakaramdam siya ng hiya dahil ni minsan ay hindi siya napapagalitan ng kanyang ama. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya mula rito nang hindi pinapagalitan. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Pagtatabuyan niya rito, subalit nanaig pa rin ang kamalditahan ni Bianca at padabog siyang tumayo mula sa silya tsaka tinapunan ng masamang tingin ng binata. Talagang aalis ako! I don't need your help! Or kahit anong tulong mula ni Numan, sa inyo na yung pagkain yung damo. Saad niya sa binata at papilay-pilay na nilisan ng maliit na kubo. Nang makalabas ay napatigil si Bianca. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid. Puro kakahuyan ang kanyang nakikita at ang mga kabahayan ay may malayong agwat at iilan lamang ang nakatira sa nayo na iyon. Where the hell I should go? Aniya sa kanyang isipan at patuloy na naglakad. Nang mapagod, ay umupo si Bianca sa punong may mayabong na dahon. Habang nakaupo siya'y napatitig siya sa kanyang sirang sandals. Ano bang gagawin ko? Meron nga akong mamahaling sandals pero sira naman. May mamahalin din akong damit pero madumi naman. Mayaman ako pero wala akong pera. And nobody is here for me. Di wala akong makain. Saad niya sa kanyang isipan at napabuntong hininga. Kasunod nun ay ang pagkalam ng kanyang sikmura. Mula sa malayo ay tanaw-tanaw ni Bianca ang kubong kanyang nilisan. Umuusok ito at tiyak niyang may pagkain doon. Natatakam ang kanyang sikmura subalit ang kanyang pride ay masyadong mapagmataas. Tiniis niya ang kanyang gutom, huwag lang manghingi ng tulong mula sa iba. Sumapit ang gabi ay nanatili lamang si Bianca sa ilalim ng puno ng gutom. Pagod ang kanyang katawan at tila'y lalagnatin pa siya dahil sa lalim ng sugat sa kanyang paa. Sabayan pa ng pagbulusok ng ulan, natiyak niyang magpapasama sa kanyang kalagayan. Labagman sa puso at isipan ni Bianca ang magpakumbaba, ay tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at papilay-pilay na tinahak ang daan pabalik sa maliit na kubo. Basang-basa ang kanyang damit at nag-aalab sa init ang kaniyang katawan. Nang makarating sa kubo ay malakas siyang kumatok. Sino yan? Wika ng binata mula sa loob at agad pinagbuksan ng taong nasa labas. Pagkabukas ng pintuan ay nagulantang ang binata sa kanyang natunghayan nang makilala ang babaeng kanyang pinagtabuyan. Namumutla ito at nangihina. Help me, please. Mahinang saad ng dalaga at nanginginig ang labi nito sa ginaw, sabay na himatay sa harapan ng lalaki. Naging maagap si Biden at agad niyang nasalo ang dalaga. Nang madikit ang balat nito sa kanyang balat, ay animoy nag-aalab sa lagnat ang dalaga. Mabilis niya itong binuhat at pinahiga sa kanyang kawayang kama.
Agad ring nang hingi ng tulong ang binata sa kanyang ina-inahan upang bihisan ang babae. Nilinisan rin nila ang sugat nito at buong gabi ay binabantayan ng binata ang kalagayan ng mataray na babae. Kinaumagahan ay unti-unting bumukas ang mga talukap sa mga mata ni Bianca. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang liko dahil sa tigas ng kanyang higaan. Gayunpaman ay bumuti na ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan siyang umupo sa kawayang kama at pinagmasdan ang kanyang sarili. Malaki at maluwag ang kanyang t-shirt. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling kasuotan, ngunit wala siyang reklamo doon. Akmang tatayo na siya mula sa kama nang biglang pumasok si Ginang Marcia. Iha, anak, mahiga ka muna. Hindi ka pa lubos na gumagaling. May pag-aalalang wika ng Ginang sa dalaga at pinahiga siya nitong muli sa kama. Kinapaka pa nito ang leeg at noo ni Bianca upang damhin kung mainit pa ba ito o hindi na. Mabuti naman, bumaba na ang lagnat mo. Nag-aapoy ka sa lagnat kagabi. Napuyat pa nga si Biden sa iyo kagabi. Sa sobrang taas ng lagnat mo ay hindi kami nakakatulog dalawa. Mahiga ka muna dyan ha. Luto nang niluto kong tinolang manok. Kumain ka ha. Hindi na ito kangkong. Mabuti ito sa kalusugan mo para lumakas ka ulit. Sambit ng Ginang. Nang nilisan nito ang silid, ay nakadama ng hiya sa sarili si Bianca. Ang sama ng ugali niya, kagaya ng sinasabi ng binata sa kanya pero bukal sa loob pa rin siyang inaalagaan ng Ginang. Hindi nagtagal ay bumalik na si Ginang Marcia sa silid ng dalaga. Sinubuan siya nito at inalagaan ng maayos. Ginang Marcia, bakit pala ganito mo ako kung alagaan? Tanong niya rito dahil buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaramdam ng pag-aalagang ganun kalambing. Anak, ganito talaga ako kahit sa anak-anakan kong si Biden. Gawain na talaga naming mga ina ang ganito. Gawain ng mga ina? Tanong niya sa Ginang. Oo, ganito mag-alaga ang mga ina sa mga anak. Bakit? Wala ka bang ina? May ina po ako pero hindi po ganito ang pag-aalaga niya sa akin. Kasambahay lang po ang nag-aalaga sa akin kapag may sakit ako. Ginang Marcia, masarap ka po yatang maging ina. Bigkas niya sa Ginang at tila nahaplos ang puso nito sa sinabi niya. Kahit may ina kasi siya, ay hindi niya naranasan ng ganoong pag-aalaga sa sarili niyang magulang. Maraming salamat sa papuri mo. Nga pala, aalis ako ha. Dadalhan ko muna ng pagkain si Biden sa trabaho niya. Paalam nito sa kanya at akmangalis na ito nang bigla niyang pigilan ang kamay nito. Pwede po bang sumama? Medyo mabuti naman na po ang pakiramdam ko. Aniya sa Ginang. Ayaw man ang Ginang na pasamahin siya pero nagpumilit siya rito. Nais niyang makita ang binata at personal na magpasalamat rito. Nang makarating sa paroroonan, ay kitang-kita niya ang binata na nakasando lang. Lantad na lantad ang matipuno nitong katawan at papalapit ito sa kanya. Habang pinapanood ang binatang papalapit ay ganun din ang bilis ng paglunok niya ng kanyang sariling laway. Kakaibang hatid nitong presensya sa kanya. Nakakailang. Akin na. Saad ng binata at ang ibig sabihin nito ay ang hawak niyang pagkain. Ha? Tulala niyang tanong dito na tila ba'y nasa alapaap ang kaniyang utak. Sabi ko, akin ang dala mo. Gutom na ako. Para kang wala sa utak mo ah. Mabuti at mabuti ng pakiramdam mo. Basta masamang damo talaga, matagal mamatay. Saad ng binata na ikinataas ng kaniyang kilay rito. Sumama pa naman siya sa Ginang upang makapagpasalamat sa binata. Pero wag na lang yata. At anong gusto mo? Mamatay na ako? Mataray niyang wika rito. Wala akong sinasabing ganun. Ang gusto kong sabihin eh, may sapusa ka pala. Cute pero. Pero ano? Wala. Kakain na ako. Bahala ka na dyan. Sa walang bahala ng binata sa kanya, mas lalong nainis si Bianca dahil wala pang kahit sino ang tumalikod sa kanya habang nagsasalita siya. Teka nga lang, wag mo nga akong tali. Aniya sa lalaki? At agresibong hinila ang kamay nito ngunit natisod ang kanyang isang paa dahilan upang mawalan siya ng balanse sa katawan
At doon siya bumagsak sa mga bagong gawang mga flower vase. Lahat ng mga tagagawa ay napanganga sa kasalanan ng dalaga. Ang mga nabasag kasi nito ay nakatakdang i-deliver sa makalawa at gagahuli na sila sa oras kapag uulitin pa nila iyon. Isa pa, kulang sila sa tao. Tingnan mong ginawa mo. Hindi ka kasi nag-iingat. Maldita ka lang kasi. Buti at maganda ka. Kung hindi, ewan ko na lang kung anong matitirang maganda sa'yo. Pangaasar sa kanya ng lalaki. Kita mo nang nasaktan na ako eh. Nagagawa mo pa rin akong asarin. Reklamo niya sa binata at masakit ang katawan na bumangon mula sa kanyang pagkakabagsak. Oh, paano yan? Kailangan pa naman niyang i-deliver sa susunod na araw. Malaki-laki ang babayaran mo niyan. Eh wala akong pera. Turan niya rito. Eh di wala kang magagawa kundi ang tulungan kaming gumawa ng pamalit sa mga binasag mo. Anias dalaga at dilat matang napatitig ito sa binata. Seriously? Ako? Anias sabay turo sa kanyang sarili. Malamang, bakit? May pambayad ka ba? Wika ni Biden sa kanya at napatahimik na lang siya rito dahil kahit ni pisong duling ay wala siya. Wala mang kaalam-alam ay ora mismo ay nagsimula si Bianca sa kaniyang bagong trabaho. Dahil gahol sa oras ay palagi siyang binibigyan ni Biden ng panahon upang turuan kung paano maghulma ng mga flower base. Dahil baguhan ang mga kamay niya sa pagtatrabaho, ay madaling mangawit ang kaniyang mga kamay. Nakakailang ulit na siya ngunit hindi pa rin niya magawa ng maayos ang kaniyang dapat gawin. Napailing na lang si Biden habang pinapanood ang dalaga. Nilapitan niya ito at pumesto siya sa likuran nito. Yumuko siya at hinawakan ang kamay ng dalaga at inaalalayin itong makagawa ng magandang vase. Nang mapalapit ang binata sa kanya ay biglang uminit ang mukha ni Bianca. Agad na bumilis ang pagtibok ng kanyang puso at naririnig pa niya ang bawat pintig nito. Gayunpaman ay nagmamaganda pa rin siya at nagpapanggap na hindi siya apektado. Dapat ganito, tamang puwersa lang at dapat marahan. Bawat gawa mo ay haluan mo ng pagmamahal na para kang gumagawa ng parte ng buhay mo. Kapag nakita mo ng smooth at maganda, diinan mo rito sa gitna habang nakaalalay ka dito sa labas upang hindi mawala ang timpla. Detalyadong sambit ni Biden habang si Bianca naman ay tila walang naririnig. Ang kaniyang puso at isipan ay nilalamon ng presensya ng binata. At wala silang kaalam-alam na lihim silang pinagmamasdan ni Ginang Marsha at lihim itong kinikilig sa kanilang dalawa. Bagay na bagay, maganda at guwapo, maldita at mabait, tamang-tama ang pagsasama. Pero mabait din tong si Bianca eh. Nagkulang lang yata sa atensyon ng magulang. Saad ng Ginang sa kanyang isipan habang masaya siya para sa dalawa. Nakuha mo ba? Tanong niya sa dalaga at dumampi ang hininga niya sa tenga nito na nagpatindig sa lahat ng mga balahibo ni Bianca sa katawan. Nais niyang tumayo at tumakbo palayo sa presensya ng binata subalit ginawa niyang manhid ang kaniyang katawan. Dahil ang totoo ay tila nais niyang manatili sila sa ganoon nilang sitwasyon. Oo, nakuha ko. Salamat. Saad niya sa binata at napatigil ito sa pagtuturo sa kanya. Nilingon siya nito at nagtama ang kanilang mga mata sa isa't isa. Bakit ka ganyan kung makatingin sa akin? May nasabi ba akong masama? Naiilang niyang tanong sa binata. Wala naman. Nagulat lang ako dahil marunong ka palang magpasalamat. Mas lalo kang gumaganda kapag ganyan ka. Saad sa kanya ng binata at hinawi nito ang kaniyang buhok. At sinabit ito sa tenga ng dalaga. Mas maganda kapag ganito. Malambing nitong papuri sa dalaga, tsaka tunawid ang kaniyang tayo. Dito ka lang ha. Tutulungan ko muna si nanay sa loob. Paalam nito sa kanya. Nang makalis ang binata ay bumuga ng napakaraming hangin ang dalaga. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Kinapaka pa niya ang kanyang dibdib at pinakalma ang kanyang sarili. That's weird. Ano ba yung nararamdaman ko para sa kanya? Do I like him? May gusto ba ako sa kanya? Tanong niya sa kanyang isipan at iniling ang kanyang ulo. Hindi. Imposible. Dugtong niya sa isipan
at nagsikap ulit upang makahulma ng flower vase. Kalaunan ay malaking ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca nang may mahulma siyang bagay. Excited siyang tumayo mula sa kanyang kinaupuan at kumaripas ng takbo papasok sa loob ng bahay. Biden! Nay Marcia! Tingnan niyo! May nahulma na ako! Natutuwa niyang sambit at laking tuwa rin ng mga ito para sa dalaga. Talaga? Ang dali mo namang matuto. Sad ni Biden at agad na tiningnan ang nahulma ng dalaga kasama si Nay Marcia. Subalit pagkalabas pa lang nila ng bahay ay agad na silang napahinto sa kanilang nakita. Di ba nakahulma na ako? Ang galing ko na hindi ba? Natutuwa pa ring wika ng dalaga habang sina Biden at aling Marcia ay nagpipigil sa tawa. Anak, ano ba yung nahulma mo? Kahawig yan ang gitnang bahagi ng isang lalaki eh. Kailan pa naging flower vase ang hugis na iyan? Pigil tawang wika nito sa dalaga. Habang si Bianca naman ay nawala ang ngiti sa kanyang labi. Tsaka pinakatitigan ang bagay na kanyang nahulma. Nang mapagtanto ang kanyang nagawa ay bigla siyang nahiya sa kanyang sarili at napatitig kay Biden. Hay nako anak, hindi kailangang madaliin ang bagay. Magpahinga ka na muna. Umupo ka muna ng saglit dahil kakain na tayo maya-maya. Aniya sa dalaga at sinunod nito ang nais ng ginang. Hindi nagtagal ay magkasabay silang naghapunan. Anak Bianca, pasensya ka na sa ulam natin ha. Pagtisan mo lang muna ito. Sad sa kanya ng ginang. Ngumiti si Bianca ng tipid sa ginang habang nagigiliw ang kanyang puso. Nay Marcia, ganito po ba talaga rito sa probinsya kapag kumakain? Dapat sabay-sabay? Magalang niyang tanong rito. Oo ah, tsaka ganito dapat kung kumain ng isang pamilya. Dapat ay sabay at nagsasalo-salo. Sagot nito sa kanya. Mabuti pa po pala dito ano? Simple pero parang masaya. Walang gaanong pera pero masagana. Samantalang sa sarili kong pamilya, hindi ko matandaan kung nagkaroon ba kami ng ganitong salo-salo sa hapag. Si Papa, abala sa negosyo. At habang si Mama naman, ay abala sa mga amiga niya. Nalulungkot niyang wika rito habang bakas ang lumbay sa kaniyang muka. At hindi pa ako tunay na anak ni Papa. Dugtong niya sa kaniyang isipan. Nga pala Bianca, gusto mo na bang bumalik sa inyo? Bukas na bukas din ay tutulungan kitang makabalik sa inyo sa kung anong buhay dapat ang meron ka. Saad ng binata at umiling ang dalaga. Biden, ayoko pang umalis. Mas masaya ako dito. Pwede bang dito muna ako manirahan sa inyo? Alam kong wala akong pera at maaaring maging pabigat lang ako dito sa inyo pero gagalingan ko naman eh. Pwede naman ako magtrabaho dun sa paggawaan ng mga vase, hindi ba? Gagalingan ko naman. Huwag niyo lang muna akong paalisin. Pakiusap niya rito at napatingin si Biden sa kaniyang inainahan. Hindi tumanggi si Biden sa nais ng dalaga. Tinuruan niya si Bianca kung paano gumawa ng vase at sa haba ng pag-iinsayo niya ay natutuhan niya ring gawin yun ng tama at pulido. Habang tumatagal si Bianca sa nayon, ay mas lalo niyang napagtanto sa kanyang sarili na mali ang kanyang ugali noon, maging ang tingin niya sa mga mahihirap. Kung sino pa itong kapos ay siya pang tutulong sa'yo ng bukas palad. Natutunan din ni Bianca na mas masarap kumita ng galing sa sarili mong kayod at hindi basta-bastang hihingi lamang sa ama at ina. Sa pananatili sa nayon ay mas naging masaya si Bianca sa buhay niyang payak at lihim niyang iniibig ang binatang si Biden. Subalit ang ugali ni Bianca bilang mayaman ay tumatatak pa rin sa kanya. Kasalukuyang nasa balon ngayon ang dalaga upang maglaba. Ito na ang ikatlong beses na ginawa niya ang paglalaba sa nayon. Katunayan ay nasisiyahan siya sa paglalaba dahil sa mga bulang bumabalot sa kaniyang kamay. Habang nasa balon ay tumirik ng husto ang araw. Inilagay niya ang kanyang palad sa kanyang noo at tiningala ang matingkad na sinag ng araw. Ang ganda ng araw. Namiss ko tuloy gawin yon. Pero pwede ko pa rin naman sigurong gawin yon, hindi ba? Nasisiyahan niyang wika sa kanyang sarili at kinuha ang labahing towel. Inilatag niya ito sa damuhan at isinantabi muna ang kanyang labahin. Hinubad niya ang kanyang damit at nagsuot ng eyeglasses tsaka dumapa sa towel habang ninanamnam ang sikat ng araw
sa kaniyang katawan. Ang sarap naman talaga. Medyo matagal-tagal ko na rin hindi ito nagagawa. Saad niya sa kaniyang sarili. Habang sa kabilang banda naman, ay kararating pa lamang ni Biden mula sa paggawaan ng waste ng mapagtanto nitong tumigil sa paggawa ng bagong bahay ang kanilang bagong kapitbahay. At ang dalawang taong nasa tuktok ng bubong ay nakatingin lamang sa isang direksyon. Dahil doon ay hindi maganda ang pakiramdam ni Biden at dali-dali niyang tinungo kung saan nakatingin ang dalawang lalaki. Mula sa distansyang pagitan ay natanaw ni Biden ang dalaga. Kay bilis na uminit ang kanyang ulo nang makita ang dalagang nakasuot lang ng panty at bra. Tumayo ka dyan! Istrikto at mariin niyang wika sa dalaga. Maarte namang kinuha ni Bianca ang kanyang eyeglasses at tumingin sa lalaki. Ano bang problema mo? I'm just enjoying the sun. Katwiran niya rito. Ang sabi ko tumayo ka. Tatayo ka ba o hihilahin kita papasok sa bahay? Banta niya rito at padabog na tumayo ang dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang binata kong makapagsalita sa kanya. Eh wala naman siyang ginagawang masama. Alam mo, ano bang problema mo, Biden, ha? Wala akong ginagawang masama. Gusto ko lang namang lasapin ang sinag ng araw, ha? Muli niyang katwiran dito. Wala kang ginagawang masama pero masamang mga mata meron. Pabagsak niyang wika rito, saka itinuro ang dalawang lalaking nakatingin sa katawan ng dalaga. Kayo, anong tinitingin-tingin niyo dyan, ha? Mamboboso, balik sa trabaho. Hindi yung katawan ng babaeng tinitingnan niyo rito. May mga asawa't anak na kayo't lahat. Ganyan pang ugali nyo. Sermon niya sa mga ito at napahiya ang dalawang lalaki. Ibinaling ni Biden ang kanyang tingin sa dalaga. Nakita mo yun? Nababastos ka na hindi mo pa alam. Tanong ko sa'yo, saan mo ginagawang bagay na yan noon, ha? Galit pa rin itong wika sa dalaga at napayuko si Bianca. Sa tinig ng lalaki ay alam niyang nakagawa na naman siya ng mali. Sa beach? Sagot niya rito. Sa beach? Bakit? Beach ba ito para gawin mang bagay na yan? Anak ng Bianca, mag-ingat ka naman. Ito, suotin mo to. Saad ng binata tsaka hinubad ang kanyang damit para sa dalaga. Kinuha naman ito ng dalaga at isinuot. Akmang magsasalita pa sana siya nang talikuran siya ng binata kaya sinundan niya ito hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Biden, pasensya na. Hindi ko naman alam na ganito pala dito eh. Paliwanag niya rito habang nagbabadya ang mga luha sa kaniyang mga mata. Nang marinig ng binatang hikbi nito, ay hinarap niya ito. Saktong sa pagharap niya, ay tumulo na ang luha nito. Napabuntong hininga ang binata at namulsa. Hindi niya alam kung paano pagagaanin ang puso nito gayong kapakanan lang nito ang iniisip niya. Pasensya ka na rin kung nasigawan kita. Ayoko lang na nababastos ka. Mahalaga ka sa akin, Bianca. Ayokong may mga taong masama kung tumingin sa'yo. Nagagalit ako. Saad niya sa dalaga. At pagkarinig ng mga katagang yon, ay tila hinaplos ang puso ni Bianca. Ngayon lang niya naramdaman na may isang matino at matipunong lalaki ay may ganoong kalaking pakialam sa kanya. Naisip niya tuloy ang taong mula sa kanyang nakaraan. At iyon ay si Hades. Ibinawis nito ang buhay nito para sa kanya ngunit nagawa niya itong sakta ng husto, pati ang kaniyang kapatid. Dahil sa konsensya, ay mas tumulo ang mga luha ni Bianca mula sa kaniyang mga mata. Ang sama ko. Ang sama kong tao. Ang sama-sama ko pala. Hagulhol niya sa kaniyang sarili. Hindi kayang panoor ni Biden ang dalagang umiiyak kaya't niyakap niya ito ng sobrang higpit. Tahan na. Natuto ka na, Bianca. Hindi na ikaw ang taong yun noon. Nagbago ka na. Alaw niya rito upang tumahan at nakontento sila sa ganung ayos hanggang sa gumaan ang loob ng dalaga. Sa mga sumunod na araw ay kasalukuyang abala si Bianca ngayon, katitingala sa mga niyog sa itaas at natatakam siyang uminom ng sabaw nito. Gusto mo? Ikukuha kita. Alok nito sa kanya. Hindi pa nga siya nakakapagsalita ay naghubad na si Biden ng kanyang t-shirt. Ang mga mata ni Bianca ay agad na tumilapon sa magandang katawan ng binata. Mayroon itong malakas na braso at kumpletong mga pandesal. Naalala niya tuloy
ang mga panahong buhat-buhat siya nito. Hawakan mo muna. Saad nito sa kanya at binigay nito ang t-shirt. Malugod niya itong tinanggap pero nang makakyat ang binata ay lihim niyang inamoy ang t-shirt nito. Ang bango naman. Aniya sa kanyang isipan at labis ang kanyang paghanga sa binata. Kahit gaano ito kabatak sa trabaho ay hindi ito bumabaho at higit sa lahat ay mabait ito sa kanya. Habang kumukuha si Biden ng niyog para sa dalaga, ay napatingin siya sa ilalim. At nakita niyang may lalaking lumapit sa dalaga. Sa isang iglap ay tila may bumugso sa kanyang damdamin at dali-dali siyang bumaba mula sa niyog. Nang malapit na siyang makababa, ay umalis na rin ang lalaki. Sino yun? Agad niyong usisa. Wala. Basta hindi ka pwedeng magpaligaw agad kay Oscar. Yun lang. Mariin niyang sambit sa dalaga at nagtaka si Bianca kung anong rason meron si Biden bakit ayaw nito sa binatang si Oscar. May problema ka ba kay Oscar, Biden? Basta, makinig ka na lang sa akin. Huwag siya, Bianca. Sagot nito sabay hawak sa kamay ng dalaga. Alam kong matigas ang ulo mo pero gusto kong makinig ka sa akin ngayon. Dugtong niya rito. Nagtataka man ay sumunod na lang ang dalaga rito. Nang makarating sa bahay ay nagtataka si Bianca bakit tila nag-iba ang ihip ng hangin kay Biden. Malalim ang iniisip nito na animo'y hindi ito mapakali. Dahil doon ay hindi mapigilan ng dalagang magtanong sa ginang. Nay Marcia, kilala mo ba si Oscar? Yung bago sa pagawaan ng vase? Marahan niyang tanong dito at agad na napatingin si Ginang Marcia sa kanya. Sa mga tingin nito ay tila may kakaiba. Bakit po? Anong meron po ba? Pwede ko bang malaman? Aniya rito at hinawakan ng Ginang ang kaniyang kamay. Halika anak, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Anito at naupo sila sa silya. Anak, si Oscar ay kapatid ni Biden. Si Oscar ang karibal ni Biden sa hasyendang ito. Siwalat nito sa kanya at kay bilis na nanlaki ang mga mata ni Bianca sa nalaman. Si Biden? Si Biden ang may-ari ng hasyendang ito, Nay Marcia? Gulantang niyang wika dahil kung makisama si Biden sa mga tauhan, ay para bang tauhan lang din ito kung makitungo at hindi nahihigit sa iba. Oo anak, si Biden ang may-ari nito. Ang totoo, ang yumaong doon ay walang anak. Si Biden at Oscar ay ampun niya lamang. Dahil sa yamang naiwan ay nagkasamaan ng loob ang dalawa. Ang totoo ay malaking kumpanyang naghihintay para kay Biden. Pero hindi niya maiwan ang asyenda dahil dito siya lumaki kasama ang Don. Nandito ang alaala niya noong nabubuhay pa ang Don. Si Oscar, mapagmataas na tao. Gusto niya sa kaniyang lahat, ang kumpanya pati asyenda. Subalit hindi pumapayag si Biden na pati itong hasyenda ay kukunin mula sa kanya ni Oscar. Makuha ng lahat, wag lang ang hasyenda. Isa pa si Oscar ay medyo may masamang ugali. Babaero yun at manluloko. Teka nga, bakit mo nakilala si Oscar anak? Usisang tanong nito sa dalaga. Nanliligaw po siya sa akin. Sinabihan ka na ba ni Biden tungkol doon? Opo, pinagbawalan niya akong makipagkita kay Oscar. Aniya rito at bumuntong hininga ang ginang. Pasensya ka na anak. Ang kaligtasan mo lang ang iniisip ni Biden. Alam mo na, mahalaga ka sa kanya. Wika ng ginang. Kalaunan ay nagpasya sina Biden at Bianca na pumunta na sa hulmahan ng mga vase upang tumulong sa ibang mga tauhan. Nang sa pagdating nila doon, ay agad silang sinalubong ni Oscar. Bianca, pwede ba kitang makasama mamaya? Masuyo at magalang na wika nito sa dalaga. Habang ang mga mata ni Biden para sa kapatid ay nakakapanindig balahibo. Ang mga titig na yun ni Biden ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Oscar at pilyo itong ngumiti. Biden, magdahan-dahan ka naman sa kung papaano mo ako titigan. Para mo na akong pinapatay niya na. Ganito mo ba itrato ang kapatid mo? Mapaglaro nitong wika at humakbang si Biden sa harapan ng dalaga at seryosong tinitigan sa mga mata ang kapatid. Kung gusto mong makipaglaro sa akin ay ako ang harapin mo. Huwag kang manggamit ng mga taong malapit sa akin.
dahil hindi na ako magdadalawang isip na pudpurin ang mga ngipin mo, Oscar. Maglaro ka dun sa syudad, huwag dito. Banta niya sa binata. Sa puntong yon ay nayanig ang pagkapilyo ni Oscar. Ni minsan ay hindi pumapatol si Biden sa kanya. Kahit anong gustuhin niya mula rito ay nakukuha niya. Pero kakaiba ito ngayon. Matapang itong harapin siya ng dahil lang sa isang babae. Ngunit ang pride ni Oscar ay masyadong mataas. Paano kung ayoko? Sa gusto ko ang babaeng ito. Saad nito sa kapatid. At akmang susuntukin na ito ni Biden nang biglang pigilan ni Bianca ang kamay nito. Biden, tara na! Madaling aya niya sa lalaki at inilayo ito mula kay Oscar. Naglakad-lakad sila ng bahagya at napadpad sila sa isang ilog. Habang si Oscar naman ay naiwang mag-isa. Ang yabang mo talaga, Oscar! Hindi ka pa naman tuli! Pamamahiya ng isang dalaga sa kanya na nagpainit sa dugo ng binata at nakatagpo ito ng bagong kaaway. Walang iba kundi ang matabil na si Rain. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang magkasama sina Biden at Bianca sa tabing ilog. Ang ganda naman dito! Wika ni Bianca sa kanyang sarili at agad na nagtampisaw sa tubig. Bahagya siyang naglaro doon na parang bata habang si Biden naman ay nakangiting nakamasid sa dalaga. Ang kaniyang puso ay matagal ng lihim na nagmamahal para sa dalaga, ngunit hindi lang niya yun masabi dahil batid niya kung anong buhay meron si Bianca. Biden, halika dito! Ang ganda ng tubig oh! Ang lamig-lamig! Aniyaya niya sa binata, sabay inihilamos ang tubig sa kaniyang muka. Ngunit sa pagbukas niya ulit ng kaniyang mga mata, ay agad na kumunot ang kanyang noo nang may naaninag siyang parang berdeng kulay sa tubig. Biden, bakit naging berde ang tubig? Nagtataka niyang tanong sa binata, sabay humuni ang kalabaw. Napatingin sa gawing yon ang dalaga at doon niya napagtanto na dumudumi pala ang kalabaw sa tubig. Dahil doon ay mabilis na umarko ang mga labi ng dalaga. Ew! Yuck! Kadiri! Inihilamos ko pa naman! Ang lamig-lamig nga pero may halo naman! Maarte at diring-diri niyang wika sa kanyang sarili habang si Biden naman ay tawang-tawa sa dalaga. Nang marinig ang maikli ngunit nakakapiko na tawa nito, ay kagad na nagsalubong ang dalawang kilay ni Bianca. Kay laking inihakbang niya ang kanyang mga paa palapit sa binata at inis na inis itong tinitigan sa mga mata. Hoy! Nakita mo yun hindi ba? Sinasadya mo ata eh! Pangbibintang niya rito habang si Biden naman ay pilit na itinikom ang kaniyang bibig habang pinipigil ang kaniyang mga tao at bumaba ka sa leeg nito ang mga ugat nito. Ah, ganon! Kahit nakatikom yung bibig mo, alam kong pinagtatawanan mo ako! Sige, tumawa ka! Tumawa ka! Subukan mong tumawa! May pagbabantang wika niya rito habang si Biden naman ay nagpipigil sa kanyang malakas na tawa dahil sa itsura ng dalaga at para na siya nitong kakainin ng buhay. Kalaunan ay hindi na napigilan ng binata ang kanyang tawa na parabang huling tawa na nito. Ah, ganon! Ganon pala ha? Nakangisi ngunit naiinis na tura ni Bianca rito. Sabay kinurot ito sa tagiliran. Ayaw sana niyang ngumiti pero nadadala siya sa tawa nito. Ang mukha mo kasi... Para kang nanay kong magalit. Natataw pa rin itong wika sa dalaga at isang malakas na hampas sa dibdib ang iginawad ng dalaga sa kanya. Ganon! Loko ka pala eh! Saad ni Bianca at sunod-sunod na kinurot ang binata. Kapwa naging masaya ang dalawa at naghabulan sa damuhan na parang mga batang naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Nang makontento at hingal ay umupo ang dalaga, sa damuhan gayon din si Biden. Ang gulo ng buhok mo. Malambing na wika ni Biden, tsaka inayos ang buhok ng dalaga. Isinabit niya ang kunting hibla ng buhok nito sa tenga. Ang ganda mo, Bianca. Mas lalo kang gumaganda kapag masaya at nakangiti ka. Dugtong ng binata at saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Talaga? Paano ako naging maganda kung hindi na maganda ang suot ko? Ang buhok ko, pati ang kuko ko. Paano ako naging maganda, Biden? Bianca, maganda ka. At ang kagandahan na hindi nasusukat sa ganong bagay. Mabait ka. Mabuti ang puso mo. Isa pa,
Bukod sa mabuti mong kalooban, ay may likas kang ganda sa panlabas mong anyo. Turan niya rito at sumeryoso ang mukha ni Bianca. Hindi ako mabuting tao, Biden. Marami kong kasalanan. Saad niya sa binata at agad na bumadya ang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Hindi ako isang mabuting tao. Masama ako, Biden. Marami akong kasalanan. Marami akong kasalanan sa mga taong hinama ko. Maging sa kapatid ko. Malaki ang kasalanan ko sa kanya at sa asawa niya. At higit sa lahat sa ama ko. Pinagdudahan ko ang pagmamahal niya sa akin. Imbis na magpasalamat ako dahil binigay niya sa akin ng lahat kahit hindi niya ako isang tunay na anak, ay nagawa ko pang maglayas. Ngayon ko lang napagtanto na ang swerte ko na pala sa buhay ko, Biden. Dugtong niya at tuluyan ang kumawala ang mga luha mula sa kaniyang mga mata at ang kaniyang puso ay puno ng pagsisisi. Nabuhay akong hindi nagugutom at hindi kinakailangan magtrabaho. Lahat nakukuha ko. Mahal ako ng ama ko, Biden. Kahit hindi ko siya tunay na ama pero binigay niya ang lahat sa akin, pati na ang pagmamahal. Ang swerte ko sa kaniya, Biden, maging sa kapatid ko. Ang swerte ko pala sa kanila. Aniya, habang lumuluha. Hinawakan ng binata ang kaniyang mga kamay at marahan itong hinapuha. Bianca, noon yun, pero nagbago ka na. Malaki ang pinagbago mo. Isa kang mabuting tao. Malayong malayo ka na sa kung sino ka noon. Alo niya rito at patuloy pa rin sa pag-iyak ang dalaga. I miss them. Namimiss ko na sila, Biden. Maiksi niyang wika rito. Umuwi ka na. Payo niya rito kahit na medyo mabigat ito sa loob niya. Nasanay siyang kasama niyang dalaga araw-araw at nasanay ang kanyang puso na minamahal niya ito ng tahimik mula sa malapit. Ngunit mas makakagaan sa loob ng dalaga kung babalik na ito sa kung saan ito nararapat. Ayoko. Nahihiya ako sa kanila. Hindi ko kaya. Bianca, mahal ka nila. Mahal ka namin. Mas mabuting umuwi ka muna para makita sila. Dahil alam kong hinahanap ka nila. At nag-aalala ang mga yun sa'yo. Bianca, nagbago ka na. Bumalik ka sa inyo kasamang bagong ikaw. Isa pa, gusto mo na silang makita, hindi ba? Aniya sa dalaga at tumangot-angoy ito sa kanya bilang tugon. Hindi nagtagal ay napagpasyahan ni Bianca ang umalis sa nayon at kasalukuyang nasa harapan na siya ng pintuan ngayon kaharap si Nay Marcia. Anak, alam kong mahirap dito at mas maganda ang buhay mo doon pero umaasa ako na babalikan mo kami. Mamimiss kita, anak. Naluluhang sad nito sa dalaga. Napalapit na sa kanyang dalaga at masakit sa kanyang makita itong umalis. Ngumiti si Bianca rito. Nay Marcia, salamat sa pag-aalaga sa akin at sa pagtanggap sa akin ng walang alinlangan. Salamat sa pagmamahal sa akin at minahal mo ako bilang tunay na anak. Hindi ko man alam kung kailan ako babalik pero magkikita pa tayong muli. Malugod niyang wika sa ginang at niyakap ito ng mahigpit. Hindi nagtagal ay umalis ang dalaga sa nayon. Inihatid siya ni Biden hanggang sa sakay ng bus. Nais siya nitong ihatid sa mismong pamamahay nito ngunit umayaw ang dalaga. Para sa kanya ay natuto siyang umalis mag-isa. Kaya nais niyang bumalik ng mag-isa dahil sa aral na kanyang natutunan sa nayon. Biden, maraming salamat din sa iyo at sa lahat. Aniya sa binata't hindi niya alam kung paano magpapaalam dito dahil tsak niyang hahanap-hanapin niya ito. Si Biden lang ang bukod-tanging lalaking tunay na nagpatibok sa kaniyang puso. Sige, alis na ako. Paalam niya sa binata at akmang sasakay na siya ng bus nang biglang tawagin ng binata ang kaniyang pangalan. Bianca, anito, tsaka hinawakan nito ang kamay ng dalaga dahilan upang lingunin siya nito. Bago pa man makalingon ng dalaga, ay agaran siyang hinalikan ng binata ng walang paalam. Gulantang man ay hindi tumutulo sa halik na yon, ang dalaga. Bianca, mahal ka ni Nay Marcia at ako. Pagtatapat niya rito at seryosong napatitig ang dalaga sa binata at hindi niya inaasahan ang biglaan itong pagtatapat. Alam mo naman kung anong ibig kong sabihin, hindi ba? Alam kong hindi ako kasing yaman kagaya niyo, pero mahal kita.
Hindi na ako aasang babalik ka pero sana. Balikan mo ako, Bianca. Sana balikan mo ang puso ko. Hindi ako aasa ng sagot mo ngayon. Kapag hindi ka na bumalik, alam ko na ang sagot mo sa akin. Saad niya sa dalaga at hinaplos ni Bianca ang mukha ng binata. Walang sinabing makakataga ang dalaga at agad na itong sumakay sa bus. Nanlulumo man ang mga puso ng bawat isa ngunit kailangang bumalik ni Bianca sa kung saan siya galing. Sa haba ng biyahe ay narating na rin ni Bianca ang kanilang mansyon. Kapapasok pa lamang niya sa kanilang gate pero aabotanaw na siya ng kanyang ama at mabilis itong napatayo mula sa kinaupuan nito. Bianca! Anak! Gulantang nasambit ng Don nang makita ang kanyang anak. Habang si Bianca naman ay kumaripas ng takbo palapit sa kanyang ama at agaran itong niyakap. Ang dalawa ay napuno ng luha at pananabik sa isa't isa. Habang ang ina ni Bianca na kalalabas lamang sa pintuan ay nakisama na rin sa kanyang mag-ama. Agad na humingi si Bianca ng tawad sa kanyang mga magulang at bawat isa sa kanila ay may mahalagang natutunan. Magulang man o anak na bawat araw na kasamang pamilya ay pasalamatan at pahalagahan. Nang matapos sa kanyang mga magulang ay agad na pumunta si Bianca sa mansyon ng mag-asawang Hades at Lucy. Lucy, pwede ba tayong mag-usap? Tsaka ikaw na rin, Hades. Magalang niyang wika sa dalawa at pinahintulutan siya ng mga ito. Sa'yo, Hades, masaya ako at natagpuan mo ang kapatid ko. Alam kong naging masama ako sa'yo at nais kong humingi ng tawad sa'yo. Patawad, Hades. Sana patawarin mo ko. At ikaw, Lucy, alam kong hinama kita. Inalipin at inalila. Ang sama ko sa'yo, sobrang sama ko. Alam kong mabigat ang kasalanan ko sa'yo. At sana, mapatawad mo pa ako, Lucy. Seryoso niyang wika habang nahihiya sa mga ito. Ate, di minsan na hindi ako nagalit sa'yo. Mas lamang ang pagmamahal ko sa'yo, ate. Huwag ka nang maglayas, ha? Sagot ng kapatid at napaluha si Bianca sa inasal nito. Talagang mabait ang kapatid niya kaya niyakap niya ito ng sobrang higpit. Salamat, Lucy. Maraming salamat. Sad niya sa kapatid at pinunasan nito ang mga luha niya. Leaving home helps you a lot, Bianca. Sagot naman ni Hades at nginitian niya ito. Oo, at sa susunod kong balik dito ay may imbitasyon na akong dala. Hindi ko muna sasabihin para sorpresa. Turan niya rito. Mabilis na nagkaayos ang tatlo nang walang samaan ng loob at bahagyang nakipag-usap si Bianca sa buntis niyang kapatid bago nagpaalam. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Bianca sa kanilang sala at inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Bahagya siyang nakadama ng lungkot. Halos lahat sa kanyang paligid ay mamahalin. Ngunit nakaramdam siya ng pangungulila sa nayon. Higit sa lahat ay nangungulila siya sa taong laman ng kanyang puso't isipan. Nang mapansin ng Don ang anak na may malalim na iniisip, ay umupo siya sa tabi nito. Anak, sabihin mo nga sa akin kung ano ang iniisip mo. Baka gusto mo yang ipaalam sa akin. Anito sa kanya. Papa, alam kong kailangan kong magpakasal sa mayamang tao upang huwag ibaba ang aking sarili sa iba. At yun ang kailangan dahil galing ako sa marangyang pamilya. At tanging mayaman lang din ang para sa akin. Pero papa, umiibig po ako sa isang taga-nayon. Walang masyadong kayamanan at ang meron siya ay kabutihan. Papa, mahal ko ang taong yun. Pagtatapat niya rito. Yan pa lang dahilan mo kung bakit ka balisa. Kung ganon, tumayo ka na dyan. Puntahan mo na ang taong tinitibok ng puso mo. Walang rason, anak, na mag-asawa ka ng mayaman kung hindi ka naman masaya. Ikaw na anak ko ay pinahihintulutan kong mamili ng lalaking gusto mong makasama sa habang buhay. Anito sa kanya at kay bilis na gumuhit ang mga ngiti sa labi ng dalaga. Talaga, papa? Totoo ba ito? Pumapahayag ka? Paninigurado niya at tinanguan siya nito bilang tugon. Dahil sa pahintulot ng kanyang ama, ay agad na nilisan ni Bianca ang mansyon at nagmadali siyang bumalik sa nayon. Sa haba ng biyahe ay sa wakas narating na niya ang nayon. Kagaya ng dati,
ay maputik pa rin ang daan. Ano ba naman yan? Walang nagbago? Reklamo niya nang bumaon ulit ang kanyang sandal sa putikan. Sa pagkakataong ito ay hindi nagdalawang isip ang dalaga na alisin ang kanyang mga paa mula sa kanyang suot at lumusong sa putikan. Ang kanyang puso at isipan ay nagmamadaling makitang muli ang kanyang naging ina sa Nayon, maging ang lalaking natatangin niyang minamahal. Nang mahugot ang kanyang sandals mula sa putikan, ay agad siyang tumakbo papunta sa pamamahay ni Nay Marcia. Subalit malayo pa lang ay natatanaw na niya si Biden. Bianca! Masayang wika ng binata nang makita ang babaeng mahal niya. Mabilis niyang binitawan ang pasanyang kahoy at agad na nilapitan ng dalaga. Bumalik ka! Oo na ito! Sagot mo na ba ito sa akin? Agad na wika ng binata at tinanguan siya ng dalaga. Bumalik ako. Alam mo na ang sagot ko. Mahal kita, Biden. Mahal din kita. Saad niya rito at isang mariing halikang iginawad sa kanya ng binata. Habang si Nay Marcia naman ay nakangiting nakatingin sa dalawa. Hindi nagtagal sa pag-iibigan ni na Bianca at Biden ay agad na idinaos ang kasal ng dalawa na dinaluhan ng mga taong mahalaga sa kanila. At nandoon si Nay Marcia maging si Lucy at Hades. Matapos ang kasal, ay agad na bumuo ang dalawa ng kanilang pamilya sa Nayon at mas pinalago ang kabuhayan doon at nanirahan ng tahimik. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!